Musta mga kwalup? Ngayon, meron naman akong sishare sa inyo, ibahagi sa inyo mga kwalup. Tips. Kung alin ba ang about CDI. Kung stuck yung motor mo, kung ECCDI yung motor mo, so huwag mo nang palitan. So ano ang kaibahan ng ECCDI at saka DCCDI? Ano ang advantage ng EC at saka DCCDI mga kwalup? So explain ko sa inyo. Baka ayaw mo na magpalit ng DC pag narinig mo ito mga kwalup. So ganito yan mga kwalup. So ito Wave 100 to mga kwalup. Tsaka ito CDI ng Wave 100. Easy CDI ito. So ito stator to kwalup. Itong stator, kita nyo may isang naiiba o magkaiba na iba siya kumpara sa ibang winding niya. So ang tawag dito, ito yung ibig sabihin nito mga kwalup, easy o starting coil ito kwalup. So ibig sabihin niyan, easy yung ginamit na CDI. Yung stock easy CDI yan. Pero kapag nakita kayo ng puro ganito lang, walang ganito, nagkaiba, naiba, ibig sabihin yan, DCCDI ang ginamit na, DCCDI ang ginamit. So, ngayon, punta tayo sa advantage nitong ECCDI kapag naka-ECCDI yung motor mo o stock. So ganito yan, kawalop. Kapag ang ECCDI, bawa walang battery yung motor mo, walang battery, walang regulator. Bawa walang battery. So andar pa rin 'yan kahit walang battery, 'di ba, kwalup? Pag walang regulator, nasira yung regulator mo, ang EC, andar pa rin yung motor mo, mga kwalup. So 'yan ang mas maganda sa EC, kwalup. Kahit walang regulator at saka battery, andar pa rin yung motor mo. Bawa, ayaw umandar yung motor mo. Bawa, pag nakita ito ng mekaniko, nasira ito. So, kapag okay itong lightning coil mo, mga kwalup, andar pa rin yung motor mo. So, i-convert yan ng DC-CDI. So, ma-convert siya ng DC. So, yan ang advantage ng ECCDI kwalup. Kahit nasunog ito, bawa walang mabila na ganito o nasiraan ka sa daan, makakauwi ka pa rin dahil ma-convert ito ng DC-CDI. So, yan ang advantage ng ECCDI kawalop. So, punta tayo sa DC-CDI kawalop. So, halimbawa, pinalitan nyo ng halimbawa, EC yung motor nyo, pinalitan nyo ng DC-CDI. So, ang cost niya, ang disadvantage niyan, bawa walang battery, siyempre under yan dahil may regulator. Pero halimbawa nasira yung regulator, hindi na yan under yung motor mo, hindi na under dahil kinumbert mo na ng DCCDI yung motor mo, kinumbert mo ng DCCDI, so hindi na under. Di kagaya ng EC, kahit walang regulator at saka battery, andar pa rin. So yan ang disadvantage ng DC-CDI. So bago ka magpalit ng DC, dapat alam mo to para iwas ka masiraan sa daan. So yun lamang mga kwalup, sana ay alam nyo na kung bakit para sa akin mas advantage itong DC-CDI kwalup kaysa DC. May DC, buo talaga, palitan mo. Hindi ka na ma-convert. Hindi kagaya ng EC, pag nasira, nasunog itong starting coil, pwede pang i-convert ng DC yung motor mo, CDI. So makaka-uwi ka pa sa bahay nyo kung saan ka nasiraan. So yun lang mga kwalup. Pa-like na rin and pa-subscribe sa akin YouTube channel mga kwalup para updated kayo sa akin tutorials, advice o tips and remedies mga kwalup. Salamat, yun lamang mga kwalup. Babu!